Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Out of the Furnace. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli, maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita kay Russell Bayes, isang lalaking nagtatrabaho sa paggawaan ng bakal sa Pennsylvania. Habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan, nakita niya ang sasakyan ng nakababatang kapatid na lalaki, na si Rodney Bayes Jr. na nakapark sa labas ng racetrack building. Bumaba si Russell sa sasakyan at nilapitan ito, tila wala sa kondisyon ang kanyang kapatid dahil natalo ito sa isang horse racing bet. Nagtanong naman si Russell kung saan ito kinukuha ang pera para magsugal. Sinabi naman ni Rodney na siya ay humiram ng pera sa isang loan shark na nagngangalang John Petty, na nagmamay-ari ng isang bar at nagpapatakbo ng mga ilegal na bagay. Nainis si Russell sa ginawa ng kapatid, gayunpaman, hindi niya magawang magalit dito ng tuluyan dahil nag-iisang kapatid lamang niya ito at ito ay mahal niya. Kinabukasan, binisita ni Russell ang kanyang ama na may sakit. Ang kanyang ama ay inaalagaan sa bahay ng kanyang tiyuhin, na si Red Bayes. Nakatira din doon ang kanyang kapatid na si Rodney, na isa palang miyembro ng militar at malapit ng madestino sa Iraq. Matapos bisitahin ang kanyang ama, binisita naman ni Russell si John, ang nagpahiram ng pera sa kanyang kapatid. Nang papasok na siya sa kwarto, may kausap ito na tila galit kung magsalita. Ito ay si Harlan, isang leader ng gang. Pumasok si Russell nang walang pahintulot, dahilan upang mainis si Harlan sa ginawa nito. Pagkatapos, ibinigay ni Russell ang kanyang buwan ng sweldo kay John para mabayaran ang utang ng kanyang kapatid. Nangako siyang babayaran pa ang natitirang balanse kapag natanggap niya ang sweldo sa susunod na buwan. Gayunpaman, hiniling ni Russell kay John na panatilihin sikreto sa kanyang kapatid ang kanyang ginawa. Pagkatapos, nagpalipas ng oras si Russell sa pag-inom sa bar ni John. Nang gabing iyon, umuwi si Russell ng lasing habang nagmamaneho ng sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang sasakyan ang biglang huminto sa kalsada mula sa itaas at nagpark ng nakapahalang na posisyon. Huli na si Russell para magpreno. Hindi siya nakaiwas at nabangga ang sasakyan. Sa kasamaang palad, isang ina at batang anak ang nasa loob ng kotse ang kanyang nabangga. Pagkababa niya ng sasakyan, agad niyang tiningnan ang kalagayan ng mag-ina, laking gulat niya na parehong wala na itong buhay. Ang kaso ng aksidente ni Russell ay naging dahilan upang siya ay makulong sa loob ng 8 taon. Samantala, palagi naman siyang binibisita ni Rodney sa bilangguan, subalit ang kanyang kasintahan na si Lena Taylor ay hindi man lang nagpapakita sa kanya. Isang araw, nagpaalam na si Rodney na pupunta ng Iraq sa lalong madaling panahon, at pansamantalang hindi makakadalaw ng mahabang panahon. Lumipas ang mga taon hanggang sa wakas ay bumalik na si Rodney, matapos ang kanyang tungkulin sa pagiging sundalo. Nang bisitahin siyang muli ng kanyang kapatid, sinabi nito na ang kanilang ama, na matagal nang may sakit, ay tuluyan ang namaalam. Labis na nalungkot si Russell nang marinig ang balita, ngayon ay si Rodney na lang ang natitirang kapamilya niya. Paglipas ng taon, sa wakas ay nakalaya na si Russell sa bilangguan. Sa araw ng kanyang paglaya, sinalubong siya ni Rodney. Ang unang lugar na binisita niya matapos makalaya, ay ang libingan ng kanyang ama at ina. Sunod ay nais niyang makita si Lena. Sa wakas ay nalaman niya kung bakit hindi siya nito dinalaw sa kulungan, dahil may boyfriend na pala ang haliparot, isang police chief na nagngangalang Wesley Barnes. Sa ibang eksena, pagkatapos ng mga hirap na dinanas ni Russell, tuloy pa rin ang buhay. Natanggap siyang muli sa kanyang dating trabaho sa Pennsylvania Steel Mill, samantalang si Rodney ay makikitang kasama sa isang illegal underground fight. Si Rodney ay mukhang nahihirapang talunin ang kanyang kalaban, ilang beses siyang bumagsak sa sahig. Gayunpaman, lumabas ang kanyang galit ng insultuan ng kanyang kalaban ang kanyang ina na tila nakakuha siya ng karagdagang enerhiya hanggang sa wakas ay maipanalo niya ang laban. Ang dahilan ng pagsali niya sa illegal fight ay para mabayaran ang kanyang mga utang kay John na naipon ng matagal na panahon. Hindi naman natuwa si John sa pagkapanalo ni Rodney, dahil tinayaan niya pala ang pagkatalo nito. Pagkatapos, sinabihan niya si Rodney na sa tingin niya ay hindi bagay sa kanya ang pagiging fighter dahil hindi nito kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Pagkatapos ay pinayuhan ni John si Rodney na sundan na lang nito ang mga yapak ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang pabrika ng bakal.
Hindi na pinakinggan ni Rodney ang sinabi ni John na sugatan ang mukha at medyo nahihilo pa ng mga oras na yon. Samantala, si Russell, na nasa bahay at naghihintay sa pag-uwi ni Rodney ay nagulat nang makita ang itsura ng kapatid. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa tungkol sa nangyari. Dumiretso naman si Rodney sa kanyang silid at tila ayaw magsalita. Kinabukasan, habang naglilinis ng mga natirang pagkain, nakita ni Russell ang mga benda ng kamay sa basurahan. Agad niyang kinausap si Rodney at pinayuhan na tigilan na ang illegal fighting. Sinabi niya dito na sumama na lang sa kanyang trabaho sa pabrika ng bakal. Maaaring hindi ganoon kalaki ang sahod, kumpara sa pagiging fighter, pero at least magagamit niya ito para mabuhay ng maayos. Nang marinig ang payo ni Russell, nagalit si Rodney, at sinabing wala na raw itong pakialam sa kanyang buhay. Pagkatapos ay ipinakita nito ang mga peklat na nakuha niya habang naglilingkod bilang sundalo sa Iraq, at sinabing nagdulot lamang ng depresyon sa kanya ang paglilingkod sa bansa, dahil nakita niya na maraming biktima ng digmaan ang namamatay, higit pa rito. Pagkatapos noon ay hindi na ito nakaramdam pa ng maayos na pamumuhay. Nang hapon na iyon, pinuntahan ni Rodney si John sa kanyang bar. Doon ay nakiusap ito kay John na ilista siyang muli sa susunod na laban upang mabayaran ang kanyang mga utang. Sa una, nag-aatubili si John na irehistro si Rodney dahil delikado, ang mga organizers ng labanan ay kilalang mandurugas. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pagpupumilit ni Rodney, pumayag din si John. Ilang sandali pa, tinawagan nito si Harlan, ang organizer ng fight match, upang isama si Rodney sa susunod na laban. Sa ibang eksena, nakipagkita si Russell kay Lena, nagmamakaawa siya dito para magsama silang muli. Subalit, tinanggihan siya ni Lena, lalo na't buntis ito sa karelasyon niyang si Wesley, umiiyak na nagyakapan ang dalawa. At sa huli, pinalaya na ni Russell si Lena. Pagkatapos makipagkita kay Lena, binisita niya ang crash site ng insidenteng kinasangkutan niya. Naglagay siya ng bulaklak bilang pakikiramay sa mga biktima ng aksidente. Kinabukasan, nakipagkita naman siya sa kanyang tiyuhin na si Red, at inaya siya nitong mangaso sa kagubatan. Kahit na pagod, pinagbigyan niya ang kanyang tiyuhin. Samantala, makikita si Rodney na kasama si John upang makipagkita kay Harlan. Nang makita siya nito, minaliit nito ang kakayahan ni Rodney sa pakikipaglaban, dahil sa itsura nito na hindi mukhang palaban. Nang marinig ang mga panunuya ni Harlan, nagalit si Rodney at hinamon niya ito na patunayan ang sapat niyang kakayahan na makasama sa isang fight. Bigla naman sumingit si John at inayos ang hindi nila pagkakaintindihan. Maya-maya, inilabas ni John si Rodney para kausapin at sinabi niya dito na magpatalo sa susunod na laban dahil iyon ang napagkasunduan nila ni Harlan. Natahimik si Rodney dahil nagagalit pa rin siya kay Harlan at hindi pa siya nakapagdesisyon kung magpapatalo siya sa susunod na laban. Lumipat ang eksena at nagsimula ng lumaban si Rodney, ang kanyang puot ang nagpalakas sa kanya upang umatake ng maayos at madaig ang kanyang kalaban. Nang makita ito ni John, nagbigay ito ng babala kay Rodney na kailangang magpatalo sa laban at sumuko na. Pagkatapos, sinunod ni Rodney ang kagustuhan ni John. Hindi na siya lumaban pa nang atakehin siya ng kalaban. Subalit, binugbog siya ng husto ng kalaban at planong bulagin pa siya. Si John ng mga sandaling iyon ay hindi na napigilan ang sarili na pumasok sa battle arena para iligtas si Rodney. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Harlan si John at sinabing tapos na ang kanyang business dahil si Harlan ang nanalo sa pustahan. Pagkatapos, umuwi na sila, nakahinga ng maluwag si John dahil hindi na siya hinabol pa ni Harlan sa sasakyan. Subalit, sa kasamaang palad, mali ang kanyang hinala, dahil sa daan ay hinarang ang kanilang sasakyan ni Harlan at ng kanyang mga tauhan. Lumapit si Harlan sa sasakyan ni John na huminto sa dulo ng tulay. Aksidenteng nahulog naman ang cellphone ni John sa ilalim ng car seat at kumonekta ito sa number ng bartender niya sa voicemail. Pagkatapos ay ibinaba niya ang bintana ng kotse at inilapit naman ni Harlan ang kanyang mukha kay John at sinabing hindi pa sila tapos. Sabay na pinaputukan niya ito sa ulo, pagkatapos ay inutusan ni Harlan ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Rodney at dalhin sa isang bodega. Sa ibang eksena, dumating na si Russell mula sa pangangaso. Sa silid ni Rodney, nakita niya ang isang sulat sa liham. Humingi ng paumanhin si Rodney kay Russell sa hindi pagtupad sa kanyang payo na huwag nang makipaglaban. Nangako siya na iyon na ang kanyang huling laban, pagkatapos ay nangakong magtatrabaho sa pabrika ng bakal kasama siya. Ngunit kasabay nito, si Rodney ay pinahihirapan ng mga tauhan ni Harlan.
Habang naglalakad si Harlan, sinabi ni Rodney na ipakita ang kanyang mukha. Tinawag niya din itong duwag. Ang kanyang mga pang-iinsulto ay ikinagalit ni Harlan dahilan upang agad siya nitong paputukan sa ulo. Namatay si Rodney at inutusan ni Harlan ang kanyang mga tauhan na ilibing ang kanyang katawan sa gitna ng kagubatan. Kinabukasan, dumating si Wesley sa bahay ni Russell. Noong una, naisip ni Russell na ang pakay nito ay ang nakaraang relasyon niya kay Lena. Gayunpaman, ang kanyang hula ay mali, dahil ito ay dumating upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ni John sa kagubatan. Ilang oras ang lumipas, sa istasyon ng pulisya, ipinarinig kay John ang isang voice recording bago mamatay ito. Ilang segundo ang lumipas bago namatay si John, na-record pa nito sa voicemail ng kanyang bartender ang insidente. Gayunpaman, nahirapan ang pulisya na hanapin si Rodney, dahil kasama nito si John sa oras ng kanyang kamatayan. Inusisa na ng mga pulis ang mga tao sa pinangyarihan ng laban, subalit, tahimik ang lahat. Nang marinig ito ni Russell, nakaramdam siya ng sobrang sama ng loob. Inakusahan pa niya si Wesley at ang mga pulis ng kawalan ng kakayahan sa paghawak ng kaso, tungkol sa pagkawala ni Rodney. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Russell at ang kanyang tiyuhin sa opisina ni John para maghanap ng impormasyon tungkol sa address ni Harlan. Sinabi ng bartender na nakilala ni Russell sa office ni John, na hindi niya alam ang address ni Harlan, pero alam niya kung saan nagaganap ang laban. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan ni Russell ang katotohanan na si John ay may utang na napakalaking halaga kay Harlan, na babayaran ng isang fight agreement. Si Russell at ang kanyang tiyuhin ay agad na pumunta sa lugar ng labanan. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang tao doon. Kinagabihan, bumisita si Russell sa isang parking area at nagkunwaring bibili ng droga sa mga tauhan ni Harlan. Sa una, nag-aatubili silang pagbentahan si Russell dahil iniisip nila na siya ay isang undercover police. Subalit, dinala pa rin nila ito sa headquarters ni Harlan. Gayunpaman, dahil maraming tao ang nasa lugar, hindi niya nakita si Harlan, at ang kanyang misyon ay nabigo. Habang nagmamaneho si Russell kasama ang kanyang tiyuhin, pinigilan sila ng isang pulis. Nakatanggap ito ng utos mula kay Wesley tungkol kay Harlan, kaya't pinapaalis na sila sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Idinagdag din ng pulis na ang mga grupo ni Harlan ay walang kinikilalang batas kaya posible silang mapahamak sa lugar na iyon. Sasamahan sila ng pulis pabalik hanggang sa makalabas sila ng lugar. Kung hindi sila sumunod ay aarestuhin sila. Si Russell at ang kanyang tiyuhin ay napilitang sumunod sa utos ng pulis at umuwi ng bahay. Makalipas ang ilang araw, nakita niyang naghihintay sa kanya si Wesley sa factory exit. Dala nito ang balitang natagpuan na ang bangkay ni Rodney na nakabaon sa kakahuyan. Nang marinig ito, sinubukan ni Russell na maging matatag. Nang gabing yun, bumisita sina Wesley at Lena sa bahay ni Russell at nakiramay. Sinabi ni Lena kay Russell na huwag nang imbestigahan ang pagkamatay ni Rodney ng mag-isa at ipaubaya na lang ang kaso sa pulisya. Lumipas ang ilang buwan, sinubukan ni Russell na mamuhay ng normal. Nang malaman niya na ni-raid ng mga pulis ang bahay ni Harlan, hindi pa rin nalaman ng mga ito ang kinaroroonan ni Harlan. Pagkatapos ng ilang buwan na paghihintay at hindi pa rin nahahanap si Harlan, sa wakas ay nagpa siya na si Russell na ilagay sa sarili niyang kamay ang batas. Pumasok siya sa opisina ni John para malaman ang impormasyon tungkol kay Harlan. Doon niya nakita ang phone number nito at tinawagan kaagad. Sinabi niya dito na pumunta sa bar, kung saan naroon ang opisina ni John at babayaran nito ang mga natitirang utang ni John. Nang gabing yun, dumating si Harlan sa bar kasama ang isa niyang tauhan. May dala itong napakalaking bag at pumasok. Si Russell na kanina pa nakatago ay diretsyong lumapit sa pinto ng bar na may dalang baril. Sa loob naman ng bar, pinagbantaan at tinanong ni Harlan ang bartender tungkol sa impormasyon ng taong tumawag sa kanya. Ang walang malay na bartender ay walang maisagot kaya't binaril ito ni Harlan. Samantala, nagawa ni Russell na pabagsakin ang mga tauhan ni Harlan sa isang kwarto at naghanda ito upang barilin si Harlan. Gayunpaman, pinaputok ni Harlan ang kanyang baril kaya kinailangang magtago ni Russell. Sa kasamaang palad, nang makalabas si Harlan, hindi nito ma-start ang sasakyan dahil sinabotahe ito. Napilitan siyang tumakbo palayo sa kanyang sasakyan at magtago sa isang bakanteng pabrika. Sinundan siya ni Russell at nagpang-abot sila. Nagawa ni Russell na barilin si Harlan sa binti, ngunit nagawa pa rin itong tumayo. Pagkatapos ay sinabi ni Russell na maglakad ito sa kagubatan. Samantala, sa di kalayuan ay dumating si Wesley at sinabi kay Russell na itigil ang kanyang ginagawa. Subalit, hindi pinansin ni Russell ang babala, nang makitang naglalakad na palayo si Harlan.
binaril niya ito sa likod at namatay. Sa pagtatapos ng pelikula, si Russell ay makikita sa kanyang bahay. Matapos nitong patayin si Harlan, hindi siya nakulong dahil si Wesley ang tumayong witness para sa kanya at nag-ayos ng lahat upang siya ay maabsuelto. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.